Okay guys, ang topic natin ngayon ay kung paano magkaroon ng sariling bahay sa isang taong pagsisikap lamang. So, nag-start akong mag-isip ng paraan kung paano madagdagan ang aking income is nung nag-start yung sister ko na magtinda ng mga beauty products. And then, after that, yung bali, dalawa silang kapatid ko yung nagiging supplier ko noon sa beauty products at sa mga cosmetics at mga damit. So, nag-start akong mag-online selling nung nakita ko ang potential na mga buyers Hong Kong is madali lang siyang makuha. Like for example, using internet, tsaka Facebook lang, tsaka group sa Facebook. So, nung nakita kong pwede palang mag-earn ng kahit na magkano sa maliit na simula ng business, ito ang naging way ko na kaya ko palang kumuha ng bahay kahit na lumagpas pa sa aking sahod. So, pagpalagay natin yung income ngayon sa Hong Kong is total of 30,000. Hindi siya suffice guys para magkaroon ka ng makakuha ka ng sarili mong bahay sa within 1 year lang. So, ang ginawa ko, like for example, syempre kailangan ko pa rin magtipid, kailangan kong bilhan ng pagkain yung sarili ko. So, ang ginawa ko, yung sahod ko is divided by ko siya sa kung saan siya pwede. Like for example, kung ang 12,000 ay mapupunta lang sa anak ko at asawa ko. So, ang the rest nun, pwedeng sa banko ko, savings, at ang iba naman ay pwede ko siyang ipayad sa bahay. Pero hindi ako kukuha ng bahay kung wala akong extra income. So, napag-isip-isip ko, bakit hindi ko pasukin yung online selling para maisakatuparan ko yung pagkakaroon ng sarili kong bahay. So, umuwi ako ng January last year. Tapos, i-include ko rin dito sa video na to ang nakuha kong bahay. So, nagmamonthly ako doon ng 16,500. So, sa sahod kong 30,000, hindi siya kasya guys para maibigay ko rin ang payment ng bahay ko na 16,500 monthly. So, ang ginawa ko, yun nga, kinonta ko yung mga sister ko na kung pwede kumuha ako sa kanila ng items, tsaka i-online ko dito sa Hong Kong. So, pumatok naman siya guys kasi pampaganda siya, tsaka pampakilis ng mukha, organic, tsaka higit sa lahat. At tinatry ko muna lahat ng products ko bago ko siya i-benta sa market. So nakita ko siya na medyo gumagana yung strategy na yun. Dire-diretso ko nang pinundukan yung bahay ko. So, after 1 year, na-turn over sa akin yung bahay, which is sa June ko pa siya ma-visit kung matapos yung lockdown sa Pilipinas. Pero sa ngayon kasi, hindi ko pa siya ma-visit ngayon dahil nga walang biyahe pa uwi ng Pilipinas. So, ang nangyari, nag-start akong mag-purchase sa sister ko ng nag-start ako sa maliit lang na halaga. Like for example, nag-start ako sa 10,000 sa beauty products. Tapos nag-start din ako sa mga clothing. Palagay natin mga 15,000, like that. So, weekly, nakikita ko, pwede pala siya. Siya na yung pambayad ko dun sa bahay na kinuha ko. So, hindi ka kasi magpuporsige kung wala kang pinag-iipunan. So, hindi mo masasabi sa self mo, ay, gawin mo to, gawin mo yan. So, every Sunday, hindi mo ako dati-dati, before nung pumunta ako dito sa Hong Kong, 2015 to 2016-17, I think, like that. Natapos ko yung isang kontrata ko sa previous employer ko. Now,
puro pamumundok yung ginawa ko. So, naikot ko na yung buong Hong Kong. So, maybe dahil lockdown ngayon, so maybe sa ibang vlogs ko, yun na yung makikita nyo. Yung pamumundok na naman ulit ng tindera. So, sa ngayon, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalaki ang bahay na nakuha ko, tsaka kung paano ko siya naumpisahan. Hindi madali, guys, na sabihin nyo lang sa sarili nyo na hindi nyo kaya. Sa totoo lang, ako, hindi ko kakayanin yung ganong kalaking halaga, 16,500 plus 4 kids, plus nag-aaral lahat, plus may savings ka pa, plus may sarili ka pang personal na gastusin. So, tiyaga lang po talaga sa business online. So, sa vlog na ito, ipapakita ko lang sa inyo yung outcome ng business ko after 1 year. So, makikita nyo kung gaano kabilis ng pagbabago sa buhay ko simula nung pumasok ako sa online setting. Hindi lamang ako yung napabago yung buhay ko. Yung supplier ko also is my sister. So, sila din, doon din sila kumukuha ng pambayad nila sa sarili-sarili nilang bahay. So, sa 10 kaming magkakapatid, ang pumapasok sa online selling is tatlo kami. Apat, including sa Dubai. So, hindi lang kami nakafocus sa mismong sahod namin, guys. Meron din po kaming pinagkukuhanan ng extra income para sa gusto namin maabot sa buhay. So, sana maging inspirasyon to sa inyo na ipagpatuloy nyo rin yung pagsusumikap, diskarte sa buhay at kung ano pang maitutulong ko sa inyo. So guys, don't forget to subscribe my channel para makikita nyo kung paano ko ginawa sa isang taon lamang na magkaroon ng sariling bahay at meron ka pang impok sa bangko. Hindi ko lang pwedeng sabihin kung magkano dahil secret lang po yun. So ginawa ko tong vlog na to para inspiration at educational na rin po sa lahat. Sa susunod na mga vlogs ko, makikita nyo pa rin yung iba't ibang ginagawa ko sa buhay para maging successful. Hindi lang po lamang ito. See you guys! Guys, at nakita nyo na yung kabuuan ng aking bahay at ang kasunod na vlog nyan is maybe sa June na po pag uwi ko ng Pilipinas at sa ngayon yan na muna ang kabuuan ng aking pinaghirapan sa buong isang taon 2019-2020 will be the best things happened to my life. And marami pang ibang eksklusibong nangyari sa buhay ko at yun ay makikita nyo sa susunod kong mga vlog. At makikita nyo rin kung paano ko ginagawa ang strategy ng negosyo. At ituturo ko rin sa inyo kung paano ang magawa ng paraan ang trabaho plus negosyo sa bahay.
At yun lamang po. Bye! Keep on subscribing my channel! Maraming pa kayong makikita. Bye-bye! Salamat sa pag-subscribe. See you!